Welcome back to my channel. Where today's lunch is for fun in the Botas. Tama kayo mga karega, nandito tayo ngayon sa Labotas kung saan matatagpuan ang bagong pasyalan na matatagpuan dito sa Sipak Labotas City. Ito, nandito na tayo sa dagat. Ang Labotas ay may 14 barangay na kung saan Sipak ay pinaka-sentro ng Labotas na kung saan matatagpuan natin dito ang pinaka-city hall ng Labotas na dahil ang Sipak, nagsimula ang Sipak dahil sa pakyawan ng isda. So eto, makikita natin dito sa Sipak ang barko. Oh, barko nga! Tawa kayo! Oo nga, barko! Ada mukim. So yan mga karega, nandito ngayon tayo sa floating art. Ay floating, no? Floating cottage ni Manong Art. Ito yung may-ari si Kuya Art. Yan. Oh, diyan nakakita. Interviewin natin si Kuya Art kung paano nag-start tong business niyang floating art, floating cottage. Hello, Kuya! I'm Art Bolok. I'm the owner of the cottage dito sa Labotas. Okay. Sir, kailan po nag-start yung paggawa mo nito? Bakit mo naisipang gumawa ng ganito? Actually, 1 year na siya. Last year pa siya. Yun nga, pagpasok ng pandemic, natigil. Paano mo naisipang gumawa ng ganito? Bakit? Anong inspiration mo? Bakit mo naisipang gumawa ng ganito? Ay, hindi. Because of the pandemic. Kasi hindi kami makalabas. Tapos, ang mahal pa ng mga rent sa mga cottage sa ibang probinsya. Then, nag-isip ako ng idea yung makakamura kami na sariling amin na. Di ba, Sir Art, sinabi mo nag-start to during pandemic. Naging malakas ba naman itong business mo? Yung ano, actually, humina siya kasi nalugi kami. Pero yung pagpasok ng JCQ, pinayagan na, tinanggal yung liquor ban, doon na nag-start. Imbis na kasi yung mga gusto mag-outing sa ibang lugar, na gusto makatipid, dito na pumunta sa Labotas. Actually, yung Labotas kasi, ano na eh, in-improve na siya ng mayor namin, hindi na siya gaano yung beatback niya dati, di ba, pampangit. Ngayon, malinis siya yung Labotas, may breakwater na kami. Pwede mo na siyang paliguan kasi malinis na. Paano naman mag-avail dito, Sir Art? Ah, bali mag-PPM lang kayo sa mismong page ng Balsa sa Labotas. Ako mismo yung makakausap nyo. Bali, ang rent niya, ano, 2K per rent. Tapos, 20% yung capacity, then 7 to 4 yung oras. Thank you, Sir Art. Maraming salamat. Thank you din. Ano naman sasabi mo or invite mo naman yung mga ibang lugar or ibang art natin dyan, ang karagan natin dyan. Giliyado ba? Na pumunta na i-avail tong balsa mo. Sa mga gustong mag-outing na nalalayuan sa ibang lugar, yung affordable tong balsa namin, dito lang siya sa Labotas, PM nyo lang ako or DM nyo lang sa page ng balsa sa Sipak, then directly na, makakapag-avail na kayo ng schedule. Thank you, sir.
Sir, pakiulit nga po yung page nyo para po sa ating mga karegan. Art Bulok, Balsa sa Sipak. Thank you, sir. Thank you, Ren. So yan, mga karegan, mag-interview naman tayo ng mga kasama ko sa na-experience namin dito sa floating cottage ni Sir Art. Ikaw, ma'am, ano naman masasabi mo dito sa experience mo dito sa cottage na ni Sir Art? Okay na. Maganda naman, actually nakikita nyo, di ba? Ito, oh, humahangin-hangin ang aking buhok. Super fresh air, di ba? Ang ganda naman kasi this is my first time actually sa ganito, dito sa floating cottage, which is called, tinatawag nilang Balsa. This is my first time. Then, if you want to experience this kind of Balsa, please don't forget to like the page of Mr. Art Balak, Balsa ng Sipak. Yes? Okay guys, don't forget to like. Ma'am, Kim, ano naman masasabi mo sa experience mo dito sa Balsa ni Sir Art? Ang masasabi ko lang, napakaganda niya, promise, as in. Daga na kapaka-open, makikita mo lahat ng mga, ayan, may mga building-building, may mga, as in, mga barko-barko, mga, tawag dito, napakamagandang experience. Lalo na kasama mo yung friend. Yes, of course, may first time. Okay, Ma'am Kim, thank you. Thank you. Ano masasabi mo dito sa experience mo dito sa Balsa ni Sir Art? Dito sa Balsa ni Art, masaya. Tapos affordable. Tapos yung mga bata, enjoy na enjoy. And as you can see, they're swimming. Tapos bukod doon, safe. Safe tong Balsa. O kaya huwag kayo matatakot. Go lang. Diba? Thank you. Ano masasabi mo dito sa experience mo dito sa Balsa? Ang masasabi ko, maganda dito kasi sariwang hangin, nakakawala ng stress. Kaya mga ka-senior ko diyan, pwede na kayo mag-PM kay ang may-ari nito, Art. Dito lang sa Nabotas. Kaya punta na kayo at karamihan naman sa mga senior, 'di ba, na stress na sa loob ng bahay. Sige, labas na kayo. Tulad nito, ginagawa namin, sariwang hangin na lalanghap dito sa gitna ng dagat. Thank you. Okay, Sir Art, last question na to. May tanong ang mga karegan natin. May girlfriend ka na daw ba? Actually, wala. Wow, wala daw, pero wala talaga? Wala eh, wala talaga. Naghihintay pa ng kung sino yung darating. Busy pa sa trabaho. So yan, mga karega, narinig nyo naman, sabi ni Sir Art, wala pa siyang girlfriend! So yan, mga karega, doon lumalakas na yung alon. Ay, naisipan na namin magpalaot kasi nga may mga kasama kaming mga nerviyoso at mga may kasama din kaming matanda. So, ayan, sumakay na ako dito sa bangka ni Kuya. Pero natatakot pa rin ako. Tapos eto, papakita ko sa inyo yung sinasabi kong floating cottage ni Kuya Art. Ayan, ihilain lang siya ng bangka para mapunta dito sa may gitna. Pero great experience to, super enjoy. Kahit nakakatakot dahil first time namin sumakay ng balsa tapos iiwan ka dito sa gitna ng dagat. Pero enjoy naman, nag-enjoy naman kami lahat. Thank you, Sir Art. Yan. Kung gusto nyo pong mag-avail, dito lang po to sa Sipak na Botas. Yan, ilalagay ko po yung description at saka yung page ni Sir Art para po maka... Usap nyo siya or para ma-DM nyo siya about this. Great experience. Sa Botas.